Yung ansipag ni Mrs. maglakad at mag-exercise tapos nag-squat pa para daw hindi na siya mahirapang mag-labor o manganak. Ayan, tapos ganito pala ang mangyayari sa kanya. So yun, ayun po yung naging problema kaya kailangan na siyang i-cesarean ngayon. Habang kami ay nasa emergency room, naghalo na yung nararamdaman namin. Kaba, dahil operasyon ngayon ni Mrs. Dahil isa lang ang allowed na magbantay sa nanganganak sa ospital, ang hirap pala na ganitong sitwasyon. Pag mag-isa, lalo na't first time. Ay, galing isa ako sa labas guys, may bilis na ako ng pagkain. Pero hinahanap ko daw kasi lalabas na daw si baby. Dadalhin lang po daw dito. Hello guys, share ko lang tong panganganak ni Mrs. By the way, 40 weeks and 1 day na ang tiyan niya, based sa ultrasound. Overdue na siya ng 1 day, and no sign of labor pa din siya. Kaya naman pumunta na kami sa kanyang OB. Ang sabi ng kanyang OB, mataas pa daw si baby. And minimal na lang ang kanyang galaw sa loob ng tiyan niya, ni Mrs. So nag-decide na si OB na i-CS na lang si Mrs. kaysa patagalin pa. Baka daw mapano pa si baby sa loob ng tiyan at di kayanin ni Mrs. mag-labor kasi malaki si baby, 3.4 kilos. Naalala ko tuloy nung nag 8 months si baby sa tiyan niya, lagi na siya naglalakad, lagi siya nag-exercise. Ayan, siyempre support ko siya, lagi siyang binibidyoan, sinasamahan para maging normal lang yung panganganak niya, tapos magiging CS lang pala. Pero ganun pa man eh, natutuwa pa rin ako kasi healthy si baby sa loob ng tiyan niya. Kaya nung nagpa-check up kami, ayun na din yung araw na inasikaso na namin yung aming swab test ni Mrs. Kasi ayun po yung kailangan na requirements para dun sa hospital na panganganakan ni Mrs. Tapos guys, umuwi na muna kami sa bahay habang hinihintay namin yung resulta ng aming swab test. Tapos kinuha na namin sa bahay aming mga gamit. Siyempre sinamahan kami nila papa at mama para kunin at ihatid kami doon sa ospital na pagpapaanakan ni Mrs. Ayo. Lalabas ka na mamaya. Nakikita ka na ni mama. So ayan guys, sa inyong mga gamit namin. Dami no? Bakit nga ba si Sarian ka? Matakaw sa matakaw. Matakaw sa chocolate. Hindi, malaki si baby. Malaki po daw kasi si baby. Bale, nag-overdue na siya ng isang araw. Kakakas si chocolate niya. Dati po. Anong panlasa ko? Parang kalawang. Dati mo na nung nagbuntis na ko yan. Sige yun. Parang lahat ng hinangahan ko lahat ng kanahan. Hindi nga ako overdue. So nag-overdue po siya ng isang araw. Bali kahapon pa sana siya ng mga nganak. Kaso nga lang, eh mataas pa daw yung, ano yung mataas? Mataas pa si baby. Mataas wala pa daw. Wala pang 1 cm. So yun, ayun po yung naging problema. Kaya kailangan na siyang i-cesarean ngayon. Bali, ihatid na siya ngayon dun. Kung aantayin pa na mag-labor, sobra-sobra na siya sa araw. Nahirapan na si baby sa loob. Baka kasi daw mawala yung, ng oxygen, di ba? Yung placenta kasi ni baby, pag nag-mature, mahirapan ng, ano yan? Mahirapan ng dumalo yung dugo papunta sa kanya. May mawawalan siya ng oxygen, parang ganun, di ba? Habang kami ay nasa emergency room, naghalo na yung nararamdaman namin. Kaba, dahil operasyon ngayon ni Mrs. Saya, excitement dahil makikita na namin si baby. Habang nasa emergency room si Mrs. ay pinaasikaso na sa kanyang-kanyang mga PhilHealth, tapos pinabili sa kanyang mga ibang kulang na gamot, at ayun po yung nilalakad ko. Tapos may mga nag-iiyak ang mga sanggol, feeling ko tuloy ay na yung baby ko.
ngayon guys, bibili tayo ng diaper ni Mrs. So, yung ibang gamit naman, eh, nakabili na kami. Diaper na lang ni Mrs. So, yun. Pagtapos ko makabili, inakot ko naman yung mga gamit namin. Ito, nagbubuhat po kami ng mga gamit. Dahil sa kasalukuyan ay inooperahan na po si Ate Lindin sa kanyang panganganak. Dahil isa lang ang allowed na magbantay sa nanganganak sa ospital. Ang hirap pala na ganitong sitwasyon. Pag mag-isa, lalo na't first time, nanganganak ang misis mo, nasa kalagitnaan ng operasyon, wala kang makausap at wala kang mapagsabihan ng nararamdaman mo. Kaya yung pagod na paglalakad-lakad sa loob ng ospital dahil sa pag-asikaso ng kulang ng gamit sa operasyon to pag-asikaso ng requirements hanggang sa paghahakot ng gamit, di ko na mabilang yung pag-iikot ko sa loob ng ospital. Kaya wala na rin yung gutom at pagod, hindi ko na nararamdaman. Pero isa lang ang binabanggit ko sa isip ko habang nandyan ako sa ganyang sitwasyon. Sabi ko, Lord, pinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo. Kaya nagkaroon ako ng mapayapang kaisipan sa mga oras na yan. Mga pala guys, sabi nga pala sa Philippians 4 verse 6 hanggang 7, huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at daing ng may pagpapasalamat ay ipapakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7, at ang kapayapaan ng Diyos na timasayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nalabas daw si baby guys. Ay. Ay guys, nalabas daw si baby. Ay. Galing kasi ako sa labas guys, bibili sana ako ng pagkain. Pero hinahanap ko daw kasi ilalabas na daw si baby. Dadalhin na po daw dito. Ako yung tita na si Baby Tayo. Yan po, successful.